So kapag binivisit ko yung Facebook profile ko ay ganito po ang itsura, na kung saan may nakalagay na "You lock your profile." Pero syempre, meron pa rin tayong alternative way para i-secure ng ating mga Facebook account. At ito ay ang privacy check-up. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang ibang paraan kung paano nga ba natin ilalak ang ating Facebook profile. Yes, may ibang paraan para i-secure ang ating Facebook account, pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, karamihan nga po sa atin ay wala nga pong setting sa profile locking kagaya po nito. Pero syempre, gagawa natin ng paraan yan para ma-secure ang ating mga Facebook account. At ngayon, kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na kailangan po nating gawin ay i-open ang ating Facebook account. At para mapunta tayo sa Facebook menu ay pindutin natin yung tatlong line sa gilid. So kapag binivisit ko yung Facebook profile ko ay ganito po ang itsura, na kung saan may nakalagay na "You lock your profile." Sa bagong update ay hindi pa nga rin po available ang lock profile. Pero syempre gagawan po natin ng paraan yan para ma-secured pa rin natin ang mga Facebook account natin. At ang next step, kailangan natin pumunta sa Google Play Store, na kung saan kailangan po natin i-update ang ating Facebook application. Kapag may nakalagay po dito na update ay i-update lang po natin, pero dito kapag open na lang po ang nakalagay ay pindutin lang po natin yung open. Madadirect po yan sa ating Facebook account, ang kagandahan lang ay updated na ang ating Facebook application. At ang next step, kailangan po muna nating i-exit para i-scroll down para hanapin yung settings and privacy. At pindutin lang po natin yan. At dito makikita po natin yung settings at pindutin lang rin po natin yan. At bago tayo pumunta dito sa may privacy check-up ay pindutin lang muna natin itong nasa baba na tinatawag na profile locking. So itong profile locking ay available siya dati na kung saan sobrang ganda talaga ng feature na ito. Kapag nakalock ang isang Facebook profile ay hindi pwedeng i-screenshot, hindi pwedeng i-download ang mga pictures and videos na nasa Facebook account mo, at hindi nila makikita yung mga Facebook posts mo. Pero syempre, meron pa rin tayong alternative way para i-secure ng ating mga Facebook account. At ito ay ang privacy check-up. At dito po sa may privacy check-up ay maraming categories na pwede natin gawin. Who can see what you share, how to keep your account secure, at how people can find you on Facebook. At dito na tayo sa unang kategori, who can see what you share. So dito, pag-uusapan po natin yung profile information, audience, at yung blocking. I-check lang po natin kung tama yung settings at pindutin lang natin yung continue. Dito po sa may email ay just make sure na nakaset ito as only me, hindi po naka-public. At para naman po sa birthday ay friends of friends or friends, hindi rin po naka-public. At yung kasunod naman na friends and following ay just make sure na nakaset ito as only me. Bakit nga ba? Mas maganda kasi na naka-only me ito para hindi makita ng magbibisit ng Facebook account mo kung sino nga ba yung mga Facebook friends mo at yung mga fina-follow mo. So sa pag-set, ganito lang po yung gagawin nyo, piliin nyo lang po yung only me. After po natin dito sa my profile information ay pindutin lang po natin yung next para sa audience. At dito naman po sa my audience, nandyan po yung future posts, stories, at yung reels. So babaguhin din natin yan. Dito po sa my future post ay kailangan nating baguhin, dapat nakaset ito as friends. So dito dapat hindi po siya naka-public. So i-double check po natin yan. At dito naman po sa my stories ay just make sure na nakaset din to into friends at hindi public. Ganun rin po yung gagawin natin dito sa my reels, nakaset siya as friends. Then click lang po natin yung next. Dito naman po sa may blocking, in case lang naman na may gusto kang tao na i-block or friends mo na gusto mong i-block ay okay lang naman yon, at maa-add yan dito sa may blacklist. And after po nyan ay pindutin natin yung next. So you are all set. So okay na tayo sa profile information, audience, and blocking. Pindutin lang po natin yung review another topic para sa another category. At ngayon, proceed na po tayo dito sa may pangalawang category na how to keep your account secure. So pindutin lang po natin yan. At dito naman po ay pag-uusapan natin kung okay pa nga ba yung Facebook password mo, naka-turn on nga ba yung login alerts, at kung naka-turn on or enable yung two-factor authentication. So pindutin lang po natin yung review na nasa baba. Is your password private? So in case lang naman na sa tingin mong madaling mahulaan yung Facebook password mo at may ibang taong nakakaalam nito, ay pwede kang mag-change password. Pero kung sa tingin mo na okay na yung Facebook password mo, ay pwede mo na itong i-skip. Ang next naman po is yung login alerts.
So in case lang po na may nagtatry na mag-open at mag-access ng Facebook account natin sa hindi kilalang device at location, ay makaka-receive tayo ng notification mula kay Facebook. So just make sure na naka-enable po yung dalawang to na Facebook and also email. So may kita nyo po dyan sa my screen yung example ng notification mula kay Facebook through email and also Facebook notification. So kapag may nagtatry na mag-open ay ganyan po yung lalabas. So mahalaga talaga na naka-turn on po ito. And after po nyan, kapag okay na ay pindutin lang natin yung next na nasa baba. And now, proceed naman tayo dito sa my two-factor authentication. Actually, maganda yung feature na ito. At para ma-turn on natin yan, ay pindutin lang natin yung Get Started. At dito po, may pagpipilian tayo kung authentication app, text message or SMS, or security key. Pero ang kadalasang pinipili po dito ay yung text message. So piliin po natin yan. Paalala lang po na maglalagay po tayo ng active na phone number dito sa may two-factor authentication. Then after po nyan ay you are all set. Okay na po tayo sa password, login alerts at two-factor authentication. At mag-review another topic na po tayo. At ang next category, how people can find you on Facebook. So pindutin po natin yan. At dito naman po ay pag-uusapan natin yung settings regarding sa friend request, phone number and email at yung search engines. Then click lang po natin yung continue. Regarding naman po dito sa friend request ay just make sure na nakaset po ito into friends of friends. Bakit nga ba? Kapag nakaset po ito ng friends of friends at hindi everyone, ay may iwasan po natin na may add tayo ng ibang tao na hindi po natin personally nakilala. And after po nyan, pindutin lang natin yung next. At dito naman po sa may phone number and email ay dapat nakaset po ito into friends or only me. Basta ang kailangan nyo lang gawin ay hindi ito maiset sa everyone. Friends or only me ay okay na po yun. Para kapag sinearch ka po ng ibang tao na hindi mo kilala through phone number and email ay hindi po lalabas yung Facebook account mo. Then click lang po natin yung next. At dito naman po sa may search engine ay dapat naka-turn off para maiwasan na ma-search po tayo outside of Facebook. Then click lang po natin yung next. You are all set. Okay na po tayo pagdating sa friend request, phone number and email at sa search engines. Reminder lang po na itong privacy checkup ay alternative way lang po para i-secure ang ating Facebook account. Sana nga po sa next update ni Meta ay kasama na po ang profile locking dahil mas maganda yung feature na ito. At ganun lang po ang dapat natin gawin para ma-secure ang ating mga Facebook account gamit ang privacy checkup. Yes! Kahit hindi pa nga po available sa ngayon ang profile locking, at least nagawa natin ng ibang paraan kung paano nga ba natin masisecure ang ating Facebook account. Lalo na sa ibang tao na nag-i-stalk ng ating Facebook account na hindi naman natin kilala. Dahil dumadami na nga po ang nagkakaproblema sa Facebook account, ay malaking tulong nga po ang paggamit ng privacy checkup. At sana nga po ay ibalik na po ang feature na profile locking dahil mas maganda yung feature na ito. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bagong natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook page natin na may kita mo dito. At syempre kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko ay welcome na welcome ka, pwede kang mag-subscribe at pindutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, subscribe, peace! One love!